aside ng Smart Omega, that's a Minotaur and Paramis na kahit Paramis lang alone, kayang sumet up eh. Ito na. Medyo nalilito na rin ang ating mga audience para sa kanilang prediction. 69% para sa Smart Omega habang 31% para sa RSG. Watch out for the Smart Power prediction. At some point in the game, a poll will show up. You only have until the timer runs out to comment your prediction with the hashtag SmartPowersMPLS12. Isang lucky commenter na makakahula ng tama ang mananalo ng redeemable in-game code. Kaya tandaan, keep an eye out for the poll. Bakbakan ng mga hari, former Kings of Sea, ang ating matutunghayan. Tournament live para sa Omega at hinahabol yung top 2 spot ng RSG. Let's see kung ano ang mga magaganap. Kung early game naman yung titignan natin for the side of Smart Omega, meron silang kakayahan pa din dahil nandyan yung backshot ni Matt. Kumbaga, kung dati nakarely lang sila sa scaling hero ni Etomax at ni Kelra, ngayon with the addition of Matt's hero pulls, tulad na itong backshot, kaya lang kontrolin yung turtle. Better. Tsaka kapansin-pansin din yung ginagawang rotation dito ng Smart Omega at RSG. Yung mid lane nila at yung XP magkasama sa baba. Tapos sa gitna, yung mga roamers nila, di ba? Sabi kasi natin kanina, abangan natin laban ng XP lane eh. Ayun, nag-XP lane muna. Napaka-importante kasi ng XP lane ngayon. Kasi heavily relying on gold lane ang both RSG and Omega. So punta tayo ng XP lane para maiwas yung team fight sa gold tama, lane. Tama, no. Dapat kasi hindi masyado kumpulan doon. And kapansin-pansin din kanina sa mga emblems ha. Sobrang priority dito ng mga agility. Saka yung mga quantum charge. Quantum charge lalo, din. Lalo na sa side ng RSG kasi mas gusto nga nila na makontrol yung rotation na meron sila at the very early. And ang magiging puhunan nila would be this XP lane. Mas gusto nila na mabigyan ng maaga itong lapo-lapo para hindi makasama doon sa clash. Kasi imagine Ryota on the backline. Tapos si Eman yung target niya. Now, itong si Matt susugod. Medyo makunat siyata si Kuya Nats. Pero tignan natin kung meron damage ang side ng RSG. Flicker. May pinito mag-flicker out. Grabe naman. Talagang ingat na ingat ang ating mga players at wala mo nang first blood sa ating 2-minute game time. Pitikan lang. Si Matt nagamit niya yung 30 puissance niya. Ngayon magsisimula na ang unang turtle ng ating game. Irad, hinahatak lang doon sa may dulo habang pagulong-gulong with the Maxi Shield Unity. Pero dito pa rin ha, matibay pa rin ang RG, pero ilalayo! Okay, nagamit rin yung flicker din rin yung merong penalty zone para dito kay Nats. Ito na yung sinasabi nating turtle retribution, masisecure dito ni Umata. Pero nga lang, meron din naman na Netherrealm first blood makukuha ngayon ni Ryota. At lamang ngayon ang Smart Omega pala rin sa gold. Pero sabi ng RSG, okay, dederecho na lang muna kami doon sa may jungle area. Wow, very crucial Netherrealm. Para dito kay Etomax. Saktong-sak, konti na lang yung buhay ni Matt. Parang isang decimate na lang yon from Irad. Pero with that Netherrealm na galing kay Etomax, na-save pa yung buhay ni Matt. And not just that, yung pagka-brusko niya eh. Right from the start, hindi siya sa turtle pumunta. Pinuntahan niya si Irad agad. Solo kill ngayon para kay Eman. Wow, inabutan. Flicker ay ginamit din niya. And masasabi natin pagka match up between 1-1 at saka itong Iksha, lamang agad sa laning eh. At saka yung concept na kayong dalawa lang inandun sa lane, walang 1v1, tulong. Oh. 1v1 yun, boss. Kung sa mga stream lang yan, eh parang mabibigyan ka lang ng skin. Ayan na. Kataon, pero sa may top lane, sino nga ba talaga mabibigyan dito ng isa? Merong counterplay, pero Eman's gonna be down. Sabi nito ng Omega, kailangan din naman namin bumawi, kaya dalawa ang kalang mapapatuloy. Minus may taas, pero may bawi lang din naman si Aqua sa pool dito kay Chaknu. Inabutan pa ng Aster Recall mula dito kay Aqua. And grabe yung pinapamalas sa magkabilang kubunan na to. Kelra, unti-unti bumabawi. Tinatry lang niyang pumlato doon, pero makakalmot siya ni Irad. Layo muna muli. And ngayon, available na rin yung Clock of Destiny para kay Aqua. Pero kung babalikan nga natin yung pinabanggit nyo kanina, yung matchup ng Iksha at saka ng 1-1, automatically panalo talaga yung Iksha doon kasi meron siyang passive, bumabalik yung buhay niya. So yung both damages ng 1-1, hindi ganun kaganda against that Iksha. Pero ang gusto ni Kelra dito kasi nakatingin siya doon sa macro scale. Eh. Tinitingnan niya na kapag mamaya sa clash, libreng-libre lang siya kasi walang pang major target. Walang pang sure lockdown ang side ng RSG bukod doon sa Holy Baptism. Yeah, gusto ko rin yung ginagawa dito ni Irad. No? Kuha muna siya ng Molten Essence. Most likely, magiging medyo tanky na Martis ito kasi kung titingnan mo yung lineup nila, wala nga naman talagang sasalo ng damage. Pero si Chaknu ay nag-aabang at ngayon... Grabe, sabi natin, pag si Sir Matt na pataan, mapapasaluto ka talaga.
dumaan lang sakto retribution dito sa may turtle. And for RNG, it's something that they need to look forward or they have to be prepared kasi this is the second time ngayon para kay Sir Matt. Yeah. Pati ako napapa Sir Matt, naririnig ko kasi sila Sir Matt. Sir Matt eh. Sir Matt, pati yung sockmed nila Sir Matt eh. Si Sir Matt, alam natin na from MDL, marami pang kumikwestiyon sa kakayahan ni Matt pagpasok dito sa MPL. Pero pinapatunayan niya talaga. Unang harap, pero mamaya na natin pag-usapan niya kasi dadamba dito si Matt. Okay, si Kuya Matt ngayon ay medyo magbibitaw lang ng kanyang mga planggana. Meron dito ng Astral Echo na gagamitin para kay Aqua. Meron full barrage! Pagkamit na full barrage! Pero yung nga lang, wala pa yatang damage para sa the RSG. Sabi nyo na, Omega, pwede naman lumabas. Kaya tira dito ako na makukuha. Kaya raw with the kill at mukhang dederecho pa nga. Book! Sa may top lane and disengage. Wow, unang death para dito kay Irad. And ang ganda ng pagbawi ng Smart Omega doon ha. At alam mo si Matt buhay pa din. Hindi rin siya nabigyan doon. Sabi nga ni Coach Dap, ang power spike ni Matt kapag nakakakain siya, nag-drive through lang sa kanina. Ayan din oh, mag-drive through din ngayon oh. Boss, hindi magre-recall. Bilis. Diretso lang din. And again, for Omega, they are at 1.1k gold lead. RSG, medyo Martis pala to. Okay. Kailangan snowball early game. Dapat snowball eh. And sa ngayon, hindi pa naman na mababa yung power spike or yung potential power spike ng isang Martis. Kaya lang kasi naka-tanky mood na ano to eh, na Martis. Martis eh. So, I think kailangan ding tingnan ng Smart Omega na malambot pa rin tong hero na to. May heal lang yan, may movement speed, may iwas lang ng crowd control mula dun sa Mortal Coil, pero malambot pa rin yan. Knowing na yung mga items pa niya dito would lean towards a Hunter Strike and a Molten Essence. So, yeah. Technically, wala pa siyang masyadong defense. Puro damage base pa yung mga items na binibigay niya. And ngayon, pwede punish yun ng Omega. Pero five players from RSG grouping up on the mid lane. Pinipigilan nila. Ang taas pala ng team fight potential ng Omega. E di tayo din. Magsama-sama tayo. Ito na. Speaking of sama-sama, nandito ang tatlo. Laban sa tatlo. Pero ito masasama na ka rin. Merong Astral Echo. Nats with a penalty zone. May tatamaan doon. And Nats gonna be down. Sumama pa dito ng Netherrealm. RSG, merong poke na magagaling dito kay Irad. Pero not enough damage para sa kanila. Bulin pa ba ni Ryota? Meron namang Cyclone Eye. Ninaabot pa, perfect timing para sa Omega ngayon na kumuha ng pagong. Wow, pero habang nangyayari yun, nakabasag sa bandang ibaba itong Skelra ng turret. At malaking up yun para sa kanilang kupunan. Yun yung sinasabi ni Joshie Cakes kanina. Exactly. Na okay lang yung kanina sa may top. Na kung maglilima man ang RSG, magkocommit sila na magsama-sama, it's a go time for Kelra na magkumuha ng space, kumuha ng mga farm doon sa side lanes, at dalawa na yung napupush niya. Dalawang first tier turrets na. So ngayon, pwede pa nilang ulit-ulitin yan kasi nga nabanggit natin kanina, yung power spike ng Martis kailangan, nakakakuha siya ng kills. Ideally, 5 minutes, dapat naka-3 kills na tong Martis na to para may item na agad na pampalagi. Oo, tsaka ngayon, may kita kasi natin na ang RSG, hinahanap pa rin nila eh. May tempo pa rin sila na sinusundan. And dahil nga sa kakulangan nila ng frontliner, kasi si Nats lang talaga most likely ang tatangke dyan eh, di ba? With the passive na meron siya. Pero unti-unti naman nakakabuo, no? Eman dito, okay na, meron na rin siyang Demon Hunter Sword. And even itong si Rafaela na nakapoto na rin. Oh, tsaka dami talaga mga moments, di ba? Regardless kung gaano talaga kalamang isang team ay may chance pa rin na nahabulin na as long as maging tama lang talaga yung flow ng minion wave. Yeah. But yes, speaking of flow, nakikita natin Smart Omega sa may bottom lane. Mukhang ito ang kanilang gustong kuhanin. So si Kuya Matt ay magdadrive through lang. Si Sir Matt. Doon sa may... Parang automatic na pala na may Sir Matt pag nasa Sarto, no? Eh. Oo nga, si Sir Matt. Ngayon, limang members mula sa Smart Omega papasok si Irad na mag-iipon din nila! Okay, si Irad dito ay mapipilitan na lumayo pero pahihintoyin pa rin dito na back siya. Meron pang Netherrealm na kakasin nila. Tapos si Nats pumayag po na penalty zone. Meron rin yung full barrage! Pero patay pa rin si Chaknu. And eto Max with a double kill. Hindi pa nabos ang kailangan dahil si Embana ay makakakuha ng kill. At lumipad na nga din si Kelra. Papasok pa dito si ito Max at makakauwi pa both Eman and Aqua. Hihinga ba, hindi umabot yung damage mula kay Eto Max. Pero napaganda yung pinakita ng Smart Omega dun. Sabi nyo kasi kahapon si Tito Max pang likod lang, ito humaharap na. Pumiflicker in na tong Paramis na to. And this is gonna be deadly. Lalo na kung gusto talagang magdikit-dikit ng RSG, yung multiplier ng Ghostbusters, pwede nilang i-maximize yun. And not just that, Kelra with the patience na ipop yung kanyang crossbow tang. Alam niya na meron pang kits
left ng side ng RSG doon na, teka, makakaiwas pa to, mabubuhay pa to, pero right at that time, na nung wala na silang maiba to, nandun na yung talon, nandun na yung lipat. Kailangan nilang hanapin dito at i-shutdown itong si Kera or patayin itong si Kera. Kasi ngayon, masasabi natin na hindi pa super bumabakat lahat ng mga normal hits dito ni Kera. Pero maya-maya, kapag nakakuha na ng mga items na kakailanganin niya and damage dealt dito, look at that. Aqua hindi pa rin nagpapahuli, pero ito Max. Yun sabi mo nga, kasi kahapon, likod-likod lang, pero mamaya na yan. Okay, Emana, ang kanila target at kailan makakakuha ng kill doon. Ginagamit kayo na Smart Omega ang kanilang Nether Realm para mag-engage against RSG. Parang nabaliktad. Barangay ngayon ang nangre-raid sa mga raiders. Ooh. Talagang ito yung pagbawi nila eh. Sabi nila sobrang importante para sa amin ang laban na ito. Kasi kinakabahan na rin kami. Di ba? Hindi namin alam kung makakapasok kami sa playoffs. And nakikita natin na lalong mas nagiging epektibo yung ginagawa ng Never Say Die attitude dito ng Smart Omega. Ngayon, hawak nila ay 5.8k golding. Pero doon sa may pantang ibaba, may nangyayari ha? Oo, una nakita natin sa CCTV na pataan yung Lord. Pero ito ang nakikita ngayon sa CCTV. 1v1 na pawi! At Irad, natagpuan doon malapit sa base ng Omega. Oh, mukhang no! Mukhang mapatay pa nga yata dito si Irad! Uy! Meron pang Cyclone Eye. Tabak. Okay, buhay pa rin. Tapos yung Lord sa may bottom lane, magpuflow pa rin para sa side ng Omega. Mukhang hindi pa uuwi. Dito si Irad na makakauwi. Makakauwi siya dito, pero yung Lord nasa may bandang ibaba. Level 1 Lord pa lang naman. Ito ang kakaharapin nila. Pero kasi tulong-tulong sa pagsulong dito. Ryota! Pasok na nga sila! Okay, Irad, dito ay merong pag-setup. Light makakakuha ng kill against Ryota. Medyo na palalim nga lang yata doon ng Smart Omega. Si Nats, ibabataw na iwawas-iwas ang kanyang maso. Pero ito na ang pagkakataon ng Omega na makatakas. Pero sabi ng RSG, hindi pa pwedeng umalis. Kami ay ahabol at meron din mga pagpitaw na mga skill. Si Nats, nandito yung mga paghampas niya. Ngayon papasok si Chandru. And Minowan Fury, talbukan ang mga members dito ng RSG. Pero dito si Kera, makakalipad. Eman dito sumasabay na nga rin. At si Irad, nakikipagsuntukan sa dalawa, tatlo, at siya ibabagsak. At si Eman, nilahabol dito si Matt. Or baligtad, si Matt nakuha dito si Eman. At si Nats ngayon. Oh no! Nahampas ng Maso and Nats with a double kill. Madalas ko itong sinasabi na para maging efficient ang isang Terizla, kailangan sumasama siya sa mga teamfight. Kailangan nandun siya. But less than 12 minutes, nung mga 11 minutes and lower, si Nats, napipwersa siya na mag-clear ng mga minions kasi laging pressured yung side lane sila, naiiwan si Kedra na mag-push. Ngayong nandito siya at kasama siya, nakuha ng RSG yung value with the Terizla. Tumataas na rin ang win probability dito ng Smart Omega, 65%. Pero hindi pa rin imposible para sa RSG. Nakita na natin na ilang beses nalagay sa ganitong klaseng sitwasyon ng mga Raiders. Pero kasi sa ngayon, kung nakikita natin na hindi pa super, kung kanina hindi super nagpapakitang gila si Kera, ngayon sabi na Burrito, manahimik ka dyan. Kukuha ko ng tatlong kill. At 4, 2, and 3 na ang kanyang KDA. Oo nga, and Omega ngayon na 2.3k gold lead. And RSG, ang kinagandahan ngayon, si, parang ano na to eh, parang ginagawa ni Eto Max, kasi may gamit ng Novaria. Look at Aqua 205, doon na sa may KDA. Parang hirap din pasukin, tsaka hanapin ni Aqua pala if ever. Kasi yung poke na, parang poke na siya, tas burst pa. Diba, masakit. And kapag pumapasok, every time na pumapasok si Ryota, trying to reach that Novaria doon sa backlane, nandyan lagi si Light. Pinapabilis lang yung movement speed, hinihil lang, okay, safe ka na, punish natin tong overextending. And yun yung nangyari doon sa clash na nakita natin onto that bottom inhibitor turret. So if that will happen, maaari nang kunin ng RSG yung kalamangan ulit. Naku. Kasi kailangan nila maging wary. Kailangan ng Omega maging wary doon sa mga ganong klaseng pasok kasi no way out na yun eh. Nako, hindi na rin magkocontest dito ang RSG. Parang nag-decide na sila eh. Alam na nila na, okay, baka madihado pa tayo pagdating sa team fight. Kasi in terms of level, in terms of kits, medyo may kalamangan talagang Smart Omega. Ilaban natin under the turret. Mataas naman lang clear wave natin. Nandiyan naman si Eman with the full barrage. And si Light, no, with those heals. Pero ano na nga ba ang mga kapansin-pansin dito sa items natin? Oh, looking at the items, si Eman, nakakasabay pa. Parang dagger nga lang yung merong thing na sobra itong si Kelra. But the thing is, naka-boots kasi siya. Yung 1-1, wala, hindi naman talaga nag-boots yung isang 1-1. Uh-huh. So, kung titingnan natin yung teamfight ngayon, delikado sila sa pwesto ni Eman. Kailangan nilang hanapin. Kailangan i-pop ni Ryota yung kanyang bravest fighter right after Eman pops the full branch. Yun nga, endurance okay na din para dito kay Light. At ngayon, kakatok na nga ba ang barangay
sisilipin nila. Kami ngayon na magre-raid. Kompleto ang both parties dito. Tore lang sa may bandang gitna. Magiging puntirya ng barangay. Babagsak ito. Top lane naman na magiging target. Pero hindi sumusuko ang mga raiders. Kapit lang kung kapit. Pero si Jackno ay dumadamba. At ang buong kupunan ng RSG dito, hihinga muna. Sa mga raiders ngayon, ito yung mga moments kung saan yung mga bigla ang setup play. Yeah. Ang pwede natin makita, makikita natin sila ngayon na nag-a-advance. Ngayon for Smart Omega, kailangan nila ma-secure yung mga next objectives. Aray ko! Ayun na yung sinasabi natin kanina. Tumatama na! Nagpo-proc doon yung ano, Impure Rage at Lightning Truncheon. Nagkaroon na ng demo video. Aray! Nakita na natin. Alam din ni Tomax eh, kung ano yung kaya ng isang Novaria. Yes. And sobrang dami niyang mga plays talaga na tumatak pagdating sa isang Novaria. Pero delikado ang presyo nila. Meron yata conceal. Okay, nagamit na. Meron pa Astral Echo. Malalaman dito ng RSG. Meron mga players dito ng Omega. Si Matt! Makukuhay dito. Pero may damage naman na Bulbarage para kay Eman. Makukuha dito ni Matt. At mapasok pa nga si Ryota. Pero Ryota makukuha dito ni Iran. Free hit lang para kay Eman. Medyo naguluhan. Yung mid, yung mid. Habang mid lane. Si Eman na nagiging target nila. Pero si Kendra dyan diretso lang din naman. Double kill para kay Iran. Yung mid, yung mid. Yung mid. Dito ang 1-1. Pero mid lane pala. Oh no. Atras. Masakit nga lang dito ni Aqua. At mapipiditan na lumayo ang barangay habang si Nats ay ahabol pa rin. Hinahabol dito. Pinagdunonormal ng kanyang maso. Andun yung penalty zone. Makakatakas ba si Jackno dito? Kasama na si Eman. At nag-decimate dito ni Irad. Dalawang bagsak para sa kumpanaan ng Smart Omega. 35 seconds pa namang baro dun sa Lord. Kaya pa, sabi dito ng barangay. Again, we saw another overextension from Omega. And RSG, all they have to do is punish that. Nung nakita nila na medyo kulang pa nung dalawang to, and pumasok pa nga si Ryota right after nung nakatakas yung dalawang hinuli nila, okay, si Ryota na lang. May tendency silang gawin yun paulit-ulit kasi yung mga skills na meron sila, spammable, di ba? Oh. Yung kick siya, yung Novaria, and even Irad, kaya niyang makatakas sa mga ganong klaseng situations, and life just pumps that holy blessing, yung kanyang Light of Retribution, yung poke na ginawa ng Omega, baliwala lang for RSG. Oo, tsaka sinasamandali na yung kakulangan pagdating sa control dito ng Smart Omega. Isa lang na minahasaan nila dito, yung Minowan's Fury tsaka yung Stomp eh. Di ba yung mula dito kay Jackno, and sila ang dami. Andun yung knock-up mula dito kay Irad, andun din yung lockdown kay Nats, and even Light dito Kelra with an ultimate. Pero kalahating na ang buhay dito ng Lord. Kalat-kalat din RSG at Smart Omega. Pero hahatake na dito ni Matt sa kanilang poder. Jackno nandun din at nagpaparamdam. Pero mapipilitan ko mag-react dito sa gitna ang RSG. Reset. Okay, nakita nila na nag-ano. Okay, nakaredit yun si Jackno. Si Matt ay gugulong-gulong lang din. At kung ikaw ay kabarangay at raider, ito na mga pagkakataon na sisigurduhin natin na magiging mahaba itong Lord Dance. Dahil feeling ko mga 19 minutes ay mare-reset. Depende lang kung sino unang papasok. Ang story nito ay kung sinong hindi masyadong magiging pasensyoso. Yan ang magiging sagot para dito. Ayan, nakatayo na lang muna sila. Sinusunog lang ng Molten Essence eh. 26K yung buhay. And ako napilita mag-clear doon sa may bandang gitna ngayon. Medyo bumababa unti-unti. Si Nats ata magiging target. Oh, pahili na pa nga dito si Nats. Pero penalty zone, pero mahuhuli. Pero gagamitin na ng mga skills. Buhay pa rin dito si Nats. At mukhang babalik na ulit. Ginamit ang full barrage. Okay. Ang sakit ang damage dito kay Kelat, kay Jackno. Pero pabalik pa rin ngayon ang Smart Omega. At hindi mare-reset ang Lord. Atrasan muna sila dito. Ha? Nandun yung ultimate mula dito kay Light. Ngayon, 5K yung buhay ng Lord! Oh! Santissima! But with that retribution again! At Omega ngayon ay dere-derecho lang kasama pa ng Netherrealm para dito kay Etumax. Si Irad may iiwan at makukuha pa nga ng mga kabarangay pero haabulin pa rin dito ni Matt. No. And it's gonna be a shutdown. Oh my! Matt is my name! Retri is my game! Grabe pinapakita ni Matt! Pangatlong drive-thru niya na ngayong araw! Ganun lang! Nilapitan lang! And ito yung sinasabi natin. Nadala-dala ni Matt from MDL. Nadala nila sa upper bracket ng Omega Neos. At ngayon, Smart Omega ang kakapit. Tower lock na para sa Omega. Kabarangay wins game 1. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Yung insurance ng Smart Omega para sa kanilang playoff slot. Ay, buhay pa rin! Buhay pa rin para dito sa kanila. And tama yung naging ano natin eh. Yung observation natin
with Matt, parang may timing siya sa box siya. Diba? Yesterday din, parang yung biglang kabit, kung sa yoyo, yung ikaganon mo muna, tapos pabalik. Ano, walking the dog ba? Ay, hindi yan yun. Basta parang meron siyang movement na gaganon muna siya, tapos sakto yung retry niya doon. Parang ganun din yung ginawa niya kanina, but yeah, it's really on point para dito kay Matt. So, hindi na siya yung typical, sinasabi natin, Omega Timers, kasi talagang aggressive sila. Start ng game and up until the very end. At saka, sa totoo lang ha, gumagamit din ako ng backshot, pero ang hirap niyang timingan pagdating sa retrihan, lalo na kalaban mo, Martis, wala kang pang, sabihin natin, pang last hit. Kasi yung ano lang,